At ngayon, mga mahal naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Taggutom sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Palakpakan naman si Kapitan! Mabuhay si Kapitan Karyong! Mabuhay! Kuwen, ay salamat! Ang masasabi ko lang, magtulungan tayo para sa kakaunlad ng ating barangay. Tulungan natin ang ating mga magsasaka para mapaunlad ang kanilang sinasaka, ang kanilang bukiren. Ay, yun lang po. At maraming salamat sa inyong lahat. Itigil! Kagawad asyong! Ang yabang mo, Karyong. Matagal pa ang eleksyon. Nagpapapago ka ng pangalan mo. Kwan? Ano? Hindi ako nagyayabang, kagawa. Hindi nagyayabang? Hindi lang ako, Kwan. Hindi lang ako ang nakaisip nito. Kasama ko, sina kagawa gusteng at Kwan. Yung iba pang kasama natin. Kaya nga malayo pang eleksyon, nagpapabungo ka na. Tumahimik ka. Nakataya sa mga bisita natin. Sa mga pinadala ni Mayor na bisita natin, nakakaya. Tama na. Mas maganda kung marinig nila ang sinasabi ko para alam nila ang kayabangan mo. Hindi ako nagyayabang. Marami kami nag-isip nito. Kaya ang masasabi ko... Tama na! Bakit hindi niyo sinabi sa akin na may ganito palang aktibidad dito sa barangay? Itigil niyo na ito. Baka mas lalong makasama sa mga kabarangay natin ng ganitong aktibidad. Tingnan mo ha, ang daming tao. Paano kung may makaisip ng masama at hagisan sila ng granada? Di maraming mamamatay! Kwan, anong hagisan ng granada na sinasabi mo? Maraming nakabantay na pulis, ayan oh. Mapipigilan pa kayo ng kulis kung sumabog ng granada, ha? Hindi pwede ito. Maglarali rin kami. Maglarali kayo kung gusto niyo. Hindi nyo na mapipigilan ang aktibidad na ito. Ganun pala, ha? Talagang hinahamon mo ko, Karyong. Mga kasama! Umpisaan na ang pag-iingay! Salamat. Matatapos na rin ang programa. Makapagpapahinga na rin tayo, Pining. Oo, Veronica. Ang daming nakinig sa paliwanag ng mga nutri-expert na pinadala ni Mayor. Oo nga eh. Naintindihan ng mga ibang kabarangay natin kung paano makakasurvive sa gutom. Oo, Veronica. Ang dami palang pwedeng pagkain. Nandyan lang sa paligid natin. Napahiya si Kagawad Asyong. Plano pala niyang tutulan ang pagpapaliwanag ng mga nutri-expert. Oo, pero nagalit sa kanya tuloy ang mga kabarangay natin. May kasama siyang magrarally sana, pero hindi sila nakaporma. Paano sila makakaporma? Ang daming kabarangay natin ang nakinig sa paliwanag nila. Siguro madadala na yun. Napahiya talaga siya kanina. Umalis silang hindi may drawing ang pagmumukha nila ni Kagawad Adong. Isa rin yun. Masyado na rin pasaway. Na-impluensya na rin siya ni Kagawad Asyong. Oo nga eh. Pero hindi na sila makakaporma ngayon. Kalaban na nila ang mga taong barangay. Thank you.
Ah, nako. Isa mo rin, pare. Alam mo, pare, Adong, parang hindi ko nalalasahan ang alak. Nakakainis talagang nangyari. Bisit ang karyong na yan. Pare, relax ka lang. Huwag mong biglain na pag-inom ng alak. Baka mamaya ay bisit na biglain ako. Ka rin ng tamaan. Hindi ko mapigilan ng magalit, pare. Parang gusto ko nang santukin si karyong kanina. Kung hindi mo ko inawat, baka nabugbog ko na yun. Tama na, pare. Tama na. Bisit! Helak ko. Hindi tayo nagtagumpay. Pero mag-iisip pa tayo ng paraan para mapabagsak natin ang karyong na yun. Ha? Taika, pare. Pare daw. May naisip ka bang paraan? Sabihin mo God, para may plano nating mabuti, hindi na tayo papalpa. Sige na pala, ibulong mo sa akin. Ano yan? Ganito ang gagawin natin, pare. Ibubulong ko sa iyo. Na naman! Pakinggan mo. Tama na! Ano ko, parang kakainin mo yung tinga ko, pinupulutan mo na yada. Nako, ipagkalat natin na nasampian ng Satanas si Punyang. Sigurado, napasukan na rin si Kapitan. Ay kung mabalita ng mga tao, iwasan niya na pati si Karyong. Bate, kasama niya mga kagawa di siguradong naging na pasukan na rin ng mga masasamang espiritu. Di ba? Lalayo na sila. Huwag ka lang tumawa. Maganda yung naisip mo, pare. Simulan na natin ang pagkakalat. Okay ba ang naisipan ko, pare? Nako, umanda na naman yung pagtawa mo parang tuko. Sige! Mga kapatid, totoo ba ang balita na yan? Kung gano'n, nakakatakot na dito. Ano kayang pinag-uusapan ng mga ito? Baka si Karyong at ang chicks niya, magkikinig ako. Iwasan natin sila. Hindi si Karyong ang pinag-uusapan. Magkikipagkwentuhan nga ako sa kanila. Kumusta na kayo, mag-amiga? Karyong, nang galing ako sa tindahan ni Angileng, biglang nagsitagbuhan ng mga marites doon. Bakit sila nagtagbuhan, Abel? Ang narinig kong sinabi nila, may nasapian daw ng demonyo. Nako, nakakatakot naman. Sinong sinabi nilang nasapian ng demonyo? Wala nang iba siguro, baka si Darwina. Ba?
Paano nila alam na nasapian ng demonyo si Darwina? Ay, ewan ko ba sa kanila? Ay, si Veronica na naman yung tumatawag, ano? Ay, Kwan. Oo, siya nga. Ay, sandali at sasagutin ka. Ay, talagang malandeng babaeng yan. Nag-iapid na nga kay Kuya, tapos ikaw, masasabunutan ko na. Ay, hello, honey. Ay, Veronica. Eh, bakit ka napatawag? Anong balita? Ano? Ang asawa ko, nasapian ng demonyo. Ha? Ay, sinong nasapian ng demonyo, Kadyaw? Ikaw! Ha? Huwag kang lalapit sa akin. Layuan mo ako po niyan. Delikado ito. Baka lumipat sa akin ang sumabing demonyo sa'yo. Layuan mo ako! Nolansyang! Ah, oh boy! Bakit? Anong nangyari sa'yo? Nolansyang, alam niyo na ba ang balita? Balita? Itong kung saan? Yung pagkamatay ng isa na namang bitiranang artista? Yung katulad kong maganda? Ayun ba? Ay nako, matagal ko nang alam yun! Eh, nailibing na ba? Hindi yun, Nolansyang. Hindi tungkol ito sa asawa ni Kapitan, si Aling Punyang. Eh, bakit? Namatay na ba si Punyang? Eh, kailan ang libeng? Patay na ba talaga siya? Hindi, Lola. Buhay na buhay pa si Aling Punyang. Eh, buhay na buhay pala eh. Eh, bakit? Anong nangyari kay Punyang? Sabi nila, nasapian daw siya ng demonyo. Ha? Ay, nasapian siya ng demonyo? Ay, kung ganon, delikado tayo ni Punyang. Ha? Eh bakit, Lola? Anong ibig mong sabihin? Eh sabi nila, kapag nakasalamuha mo ang taong nasapian ng demonyo, masasapian ka rin. Eh nakasalamuha ko siya kahapon eh. Pinigyan pa nga niya ako ng soft drink. Eh dahil hindi raw niya maubos ang isang bote. Eh ininom ko naman kaagad dahil uham na uhaw ako. Ha? Kung ganun? May posibilidad na nasapian na rin kayo. Eh, dyan na kayo. Ayaw kong masapian. Eh, boy! Bumalik ka rito. Huwag mo nang ipagsasabi sa iba na nakasalumuha ko si Punyang. Boy! Tagumpay tayo, pare! Ang bilis na kumalat ang balita na sinapian ng demonyo si Punyang. Oo, pare. Ay, naku. Ayos, tagumpay tayo. Ayos. Tagumpay. Ay, naku. Tama na, pare. Ngayon, masisira na ang diskartinikaryo ngayon. Mawawala na ang kayabangan niya. Sasamantalahin na natin ang pumapil, pare, ha? Habang takot ang mga tao sa kanya. Ha? Pamunuan natin ang barangay. Ha? Ikaw ang pruskagawad. Kaya automatic na ikaw ang OIC. At ako ang administrator. Oo naman, pare. Talagang ikaw ang gagawin kong administrator. Kung ako ng administrator, pare, at ikaw ang OIC. Nako. Malas na mga trader na kasama nating kagawad dyan. Gaganti tayo sa kanila, pare. Sasamantalin ko na rin na papalitan ng sekretarya. Pati si Pineng, aalisin na rin nating tresurera. Sige. Oo, pare. Sasamantalin mo na rin ito ang pagkakataon na mahawakan mo ang pamumuno sa barangay. Eh, siyempre. Mamanmanan natin sila, pare, ha? Para hindi sila makalabas. Saka tayo pupunta sa barangay hall.
ha? Magpapatawag kaagad ako ng meeting at pangungunahan natin ang pagpapalit sa tresurera at sa sekretarya. Oh, ano, ayos mo yan, pare? Ay, naku. Naku, pare. Ano kaya ang gagawin ni Kagawad Asyong sa pagkakataong yun? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Taggutom sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!